Itinago nyo o pinagbili nyo? Asan na yung press ko rin dyan? Ha? Tinago niya o pinagbili niyo? Huwag mo sasabihin sa akin yung Catholic Church ang authority. Hindi authority yung tanga. Hindi authority yung kulang ang turo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. Sa mga baguhan, sa mga newcomers, tuloy po kayo sa U3. At sa atin naman pong mga returning subscribers, welcome back! Maraming salamat po sa inyong mga requests, sa inyong mga panonood, sa mga messages po ninyo, lalong-lalo na po sa ating Facebook page. Maraming salamat po. Sa ating episode ngayon, isa na naman pong debate reaction video sa pagitan po ni Brother Ellie. At this time, si Ray Antila, isa po yatang nagka-question sa kanilang studio talaga. Medyo luma na itong video na ito. Atin pong papanood rin ito ng buo, walang edit, walang chop-chop. At sa akin pong background, ako po ay dati pong university debater ng MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, kalaban ko po De La Salle at saka FEU. At isa din po ako member ng International Public Speaking Organization na Toastmasters International. Kaya anong panghinihintay natin? Panoorin natin ang video. Let's go! Tayong panahon siguro, ano? Sige po! Mag-overtime tayo ng konti. Ako bahala sa FB. I have some questions. For example, narinig ko sa'yo sa TV na sinasabi mo lahat ng mga tradisyon ay human traditions yun at tawang masasama. Based on Matthew 15 verse 3 and Mark 7 verse 9. Pero sa 2 Thessalonians 2:15 sinasabi ni St. Paul, "Therefore, brethren, hold fast to the traditions which you have learned from us, whether by our word or by our epistles." Ang tradition din ay sinusuportahan ni San Pablo sa 1 Corinthians 11:2 at saka sa 2 Thessalonians 3:6. There is no question about that. They are teaching traditions. But traditions, that is not contrary to the Bible. So not all traditions are bad, but there is what we call apostolic tradition. And that tradition came from God. If you are going to read the verse that you have given in 2 Thessalonians chapter 2, if you verse 15, "Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle." If you are going to analyze that verse, the tradition is also recorded in the epistle. So that's apostolic tradition. Did you notice that, brother? The tradition is also recorded in the epistle or by the word of the apostles. Therefore, if you can find traditions contrary to what is written in the epistle, that is a tradition that came from unauthorized sources. And we must not believe on those. Remember, example, according to Apostle Paul in 1 Corinthians 15:50, 51, 52, "Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither the corruptible can inherit the incorruptible." Now, there is a tradition in the Catholic Church that Mary was brought up in the cloud or into heaven, body and soul. Where did you get that tradition? That is contrary to the Bible. Really? Brother Eli, before we go there, 2 Thessalonians 2:15 says, "The traditions which you have learned from us, whether by our word or by our epistles." Ibig sabihin, hindi pala lahat ng tradition ay sinulat. No, brother. It doesn't mean like that. It doesn't mean like that. Certainly not. You see, whether by our word or by our epistles. Why? Because Paul have had the opportunity to talking to these people without epistles, without letters. And there are times when he communicate to them with letters. Sometimes he preach personally to them. So, dalawang klaseng tradisyon, written at saka oral. Oral dahil narinig nila. Ay, katunayan, tinan mo ah. Yung 1 Corinthians, it is an epistle. Can we stick to 2 Thessalonians 2:15, Brother Ely? Ano? Alin? Can we stick to 2 Thessalonians 2:15? Kasi, sinasabi niyan, tradisyon na inyong nilaman mula sa amin sa pamamagitan ng salita o sulat. So, dalawang klase pala yun. Oo nga, galing nga sa mga apostol yun. And the apostle, kahit na yun ay sinabi lang nila, dapat paniwalaan na member yun. Well, how do you come to know na yung tradisyon na yan eh, totoo? Dahil yung sinabi nila, sinusulat din nila yun eh. Wala naman silang sinabi na hindi nila sinulat eh. Pati na mo ha, babasahin ko sa yung prema. Sa 1 John. Yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata,
Yan ang aming nabasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Katres! Yan ang aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. See, yung nakita namin, yung narinig namin, sinusulat namin, sabi nila. Brother, therefore, all the... lahat ay sinulat. Ano yung bagay lang? Excuse me, brother. Tapusin po natin si brother. Okay? Hindi po tayo magkakaroon. Ano yung tinatanong niya? Nagbabatin po sa kasi kaagad eh, brother. Brother, hindi kasi sinabi dyan, lahat ay sinulat. Meron! Tingnan muna, hindi mo pa naman ako natatapos eh. Ang sabi, yung aming nakita, narinig, sinusulat namin sa inyo. Diba, sabi niya? Kapo. O ngayon, yan eh, panahon nila San Juan, panahon nila San Pedro. Pero later, nung panahon na ni Lucas at ni Pablo, lahat ng mga sinabi ng mga apostol, sinulat na lahat, wala nang kulang. Pakinggan mo ha, sa Lucas 1:1 hanggang 3. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. O, kita mo, pagkatapos yan sa atin ni San Lucas, lahat ng bagay, sinulat ko kayong lahat. Pagka sinabi mo pang merong hindi nakasulat, ayaw ka nalang maniwala sa Biblia. Eh kasi pagka siyasat niya, sinulat niya lahat. Ito, problema ko sa'yo, ha? Yung hindi na isulat ni Pablo, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ay ni Juan, eh isinulat ni Lucas. Pati mo, bibigya kita halimbawa, na isulat ng alak. Sa 2035 ng gawa, hindi sinulat ito ng mga naunang ibang edita, pero siya sinulat niya eh. Basa. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklon sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus na siya rin ang may sabi. Lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Okay, tamo. Ay, ang aral, lalong mapalad yung magbigay kaysa tumanggap. Hindi sinulat ni Mateo, hindi sinulat ni Marcos, hindi sinulat ni Juan. Eh, pero sinulat ni Lucas dahil sabi niya, nang masiyasat niya lahat-lahat, isinulat niya na lahat-lahat. O, ano pa kayo nasasabihin mong hindi nakasulat na ito? Alright, so time out po muna. Ano? At sa mga baguhan po, pasensya na po, kailangan ko pong i-pause, ihinto po panandalian dahil minsan po kasi nakakaligtaan ko yung mga punto ko. Tandaan po natin, ito ay first time reactions po lahat-lahat. So some observations lang po. Ang sinasabi po dito ni Mr. Entila, napansin ko na nagme-mention siya, of course, ang kanyang paksa na gustong pag-usapan ay sa Thessalonians. Interesting para sa akin yung pag-mention ng apostolic tradition. So which is kind of like an old treatise yan eh, nung old church order na kung di ako nagkakamali ay naging basehan no, ng sinuunang mga simbahan. Bago ko makaligtad, pansinin po natin din ang abilidad ni Brother Eli na maging flexible sa kanyang kausap. Bakit ba natin kinakailangan mag-change ng language? Bakit kinakailangan natin gamitin ang nuances ng isang lengguwahe para sa ating listener or para sa taong nagtatanong? So simple lang po, dahil pinapakita po natin na pinapahalagahan natin yung nagtatanong o yung ating kausap. Paraan po yan sa communication na kung saan pinapakita mo na ikaw ay likable, pinapakita mo na ikaw ay agreeable, reasonable kapag tinatry mo na gamitin yung lengguwahe ng kabila. Tandaan yun, ang daming English ni Brother Eli sa umpisa. Dahil medyo Inglesero yata ito si Mr. Entila. So, makikita nyo, instead of just using purely Tagalog, sa pamamaraan ng pagsagot ni Brother Eli, ginamitan niya ng Ingles dahil pinapakita niya na ang sagot ko na ito ay para sa'yo. Na you matter. Your questions matter here and I'll answer your questions so that you will be satisfied. Sulat, Brother Eli. Ha? Ito hindi na yung sulat. Saan mababasa sa Biblia, kapitulo at saka versikulo, na ang bagong testamento ay mayroong 27 books and only 27 books. At sino nagsabi na there are 27 books? Saan mababasa sa Biblia na? Kapitulo o versikulo. Na? Na there are 27 books of the New Testament. Ay, ganito yon. Yung sinasabi mo 27 books of the New Testament, parang ibig mo sabihin hindi nakasulat na 27, di ba? Sa ang kapitulo sa versikulo nga. Oh, hindi, ang ibig mo ba sabihin dahil hindi nakasulat yun, hindi ka naniniwala 27 lang. Hindi nakasulat yun. Sino nagsabi na there are 27 books in the New Testament? Ah, ganito yun, kapatid.
Ang mga book, kasi hindi naman panahon natin nasulat yan eh. It was written way back 2,000 years ago. Ngayon, nung yan ay makita ng mga scholars, ikinumpile yan, lumitaw, there are 27 na available. No? Sandali, huwag ka muna sasagot, makinig ka muna, maintindihan mo ko. Ako kasi hindi naniniwalang 27 lang yan eh. Mm-hmm. Yung second Corinthians, yung first Corinthians yan, hindi naman first Corinthians yan, second Corinthians na yan eh. O ngayon, eh bakit naman hahanapin mo yung wala, eh meron namang present, di ba? Meron namang available. Hmm. Ba't hahanapin mo yung wala? Hindi yung available, yun ang iniloob ng Diyos makarating sa atin, o kagaya nung kay Lucas. Eh, totoo, kay Lucas ka lang bumasa, malalaman mo na lahat. Dahil sabi niya, sinulat niya lahat eh. O, kita mo. Hmm. Huwag mo nang basahin yung Mateo, huwag mo nang basahin yung Juan. Kung basahin mo si Lucas, ano pa, kulang nun. Eh, sinulat niya nga lahat-lahat. Hmm. O, kita mo na. Kaya kung mag-uusap tayo, kung kumpleto ba yung dalawa lang eh, pwede na eh. Ang sabihin mo sa akin, kasi tinan mo ha, basahin mo yung sulat sa Epeso, kapareho nung sulat sa Colossus, kapareho rin nung sulat sa Corinto, essentially the same. O diba? Kaya lang, may mga circumstances na hindi nakasulat na, halimbawa yung sa Corinto, merong nagdududa kay Paul, hindi na sinulat sa Colossus dahil hindi naman nagdududa yung taga-Colossus, pero yung aral is practically the same. Yan ang dapat maintindihan. Parang hindi nasagot yung question ni Brother Willis. Alin? Sabi, na there are 27 books, and only 27 books is... kasi impertinente yung tanong mo kapatid eh. Impertinente yan. Tanong nang hindi nakakaintindi ha. Sino mo, pakinggan mo ako ha. Sino mo ha? Alam ba ni... Sandali, pakinggan mo ako. Alam ba ni Mateo na susulat si Lucas? Of course, hindi alam ni Mateo na susulat si Lucas. Dahil hindi sila magkasabay na naging lingkod ni Kristo. Alam ba halimbawa ni Moises na susulat si Mateo? Hindi naman eh. O paano ngayon sasabihin mo sa akin na isusulat ni Mateo? O 27 kami susulat. Illogical yun eh. Ang hanapin mo, yung mga isinulat. At dito sa nasulat, learn from what was written. Ang nakasulat sa Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 50. Ito lang kasing punto ko, Brother Eli. Wala kang punto yung sa'yo. Wala kang punto eh. Kung baga sa Arnibal, hindi tama ang consistency ng panunan. Walang punto. Hanapin sa akin yung 27. Ang nandiyan nga yung 27 books, ano? Kasi ang sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, pakibasa. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Kita mo na, edo mahigit pa sa 27 yan. Eh, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos eh. Mm. O eh, sa New Testament, 27. Sa Old Testament, marami rin. Eh, ang sabi niya, lahat ng kasulatan eh. Ba't mo kung hahanapan ng 27? Impertinent ka sa hinahanap mo eh. Ang punto ko lang kasi, Brother Eli, sige. Ang Catholic Church nag-compile yan eh, at nagsabi na there are 27 books. That's why when you have the 27 books, you are actually depending on the authority of the Catholic Church. Is sino, that right? Sino Catholic Church ang nagsabi? Asan ang prueba mo na Catholic Church ang nagsabi na 27? In the Council of Carthage in 393, kinumpile yan during the time of St. Augustine at sinasabi, there are 27 books in the New Testament. Therefore, you believe in what? Na ang nagsabing 27 yan ang Catholic Church. Catholic Church. Catholic Church. Sabihin ko sa'yo, nakakamali yung Catholic Church mo. Dahil hindi 27 lang yan. Papatunayan ko sa'yo, there are 30. O, tuloy mo, babasa ako ha. Babahin natin ng 1 Corinthians 5.10. 1 Corinthians 5.10. Sino mo yan? Sinasabi mong authority ng compile? Mali-mali ang compilation. Binigyan nila 1 Corinthians daw. Hindi 1 Corinthians yan. Second yan eh. Pakinggan mo, 5 Corinthians ng Corinto. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapit. Isa yung gift mo ba tayo? 5.9. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Tama. Before this writing, present writing to the Corinthians, there was a previous one that he wrote to the Corinthians. Now, the Catholic Church called that book 1 Corinthians. Are they not mistaken? They are of course mistaken because there was a previous book, prior to that 1 Corinthians, therefore, it must not be 1 Corinthians, that must be 2 Corinthians. O ngayon, sasabihin mo, sila nag-compile, tanila nila gayong 1 Corinthians, sinago nila. Asa ngayon? O kita mo na, di mali ang authority sinasabi mo. At ino mo, eto pa isa, sa Ephesians, meron pang 1 Ephesians. Pakinggan mo, basahin natin sa Ephesians. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Kita mo, may una siya sinulat sa mga taga-Epeso, o sa nilagay ng Katoliko yan.
O sabihin mo kayo authority ng kumpay. Sasabihin mo, ako nagbabatay sa authority ng Catholic Church. Never! Because what I know is not known by the Pope of the Catholic Church. Asa mo ngayon yung taga Epeso? Sana yung inunang sulat ni Pablo sa Epeso? Itinago nyo o pinagbili nyo? Asa na yung First Corinthians? Ha? Tinago nyo o pinagbili nyo? Huwag mo sasabihin sa akin yung Catholic Church ang authority. Hindi authority yung tanga. Hindi authority yung kulang ang turo. Dapat mo maintindihan yan. O magalit ba kayo sa akin? Di bali na. Kahit lahat ng tao sa Pilipinas magalit sa akin. Kung kayo ang authority, kinulang-kulangan ninyo ang Biblia. Itinago nyo o winala nyo yung iba. Yan ang sinasabi po. Ang punto kasi dyan, yung nakita lang ng mga aklat, that's why there are 27 books, at saka nag-proclaim yan ay the Catholic Church. Saan galing yung Protestant di ba sa Catholic Church? Akala ko 5 minutes, naka-15 na pala tayo, Brother Joten eh. Sabi mo kasi yun eh. Siguro malinaw na yung punto. Mabuti, mag-usap tayo ulit, balikan bukas kapatid, kung lolo din. Wala ako tan dito eh. Gusto mo, dialogue tayo, Brother Ely. Oo, sige, balikan dyan araw-araw kung gusto mo. Kasi okay ako na backward by Sunday. Kung gusto mo araw-araw, kapatid, eh, pala pinagpapanggol mo yung Catholic Church authority. Sa... I will prove to you that there is no authority whatsoever in the Catholic Church. Ano balikan mo kausap, Brother Ely? Ha? Anong oras tayo magkausap? Gusto ko kasi friendly dialogue, Brother Ely. Huwag yung sigawan, huwag yung hiyawan. Kaya ako sumisigaw kasi nagbabat-in ka, nagsasalita pa ako. Just want to emphasize what I'm saying. No. Hindi ako, naman galit eh. Ang totoo na no, Brother Ely, hindi naman ako mo sumisigaw, mayabang eh. Meron nga, malumaray ang yabang eh. Huwag mong palitawin ako mo nagtataas ng tono. Ano yabang ko? Yabang. Ano meron yabang dito, ko? Hindi nagtataas ng tono, pero mayabang. Hindi nga yung patunay ang kanyang sinasabi. Yun po nga. Anong oras tayo bukas mag-dialog, Brother Ely? After the, ito ang balita. Sige, balik ka dyan. Ano? 11 o'clock. Oh, 11 po. Balita which is 11 o'clock. So from 11 o'clock to 12 o'clock, we will have a dialogue. 11 o'clock. Kung gusto mo, sama mo yung pare. Magsama mo sa pare sa iyo. So, anong topic natin bukas, Brother Ely? Whatever you want. Opo. I will prove to you that the Catholic Church has no authority at all. Okay. Because you claim authority over matters you do not know. Okay. Brother Joseph, sige daw Ray and Tila, para mabigyan lang natin si Brother Ely po ng information tungkol sa kanya. Siya pala yung isang tauhan ni Ginoong Fernandez, yung pong mayabang na mayor sa Cebu City, na Katoliko ang nag-aamot. Mabuti. Ang pamalita daw pala sa Cebu City ay hindi nyo daw po siya sinipot sa debate na hindi naman totoo. Kalokohan yun! Katarantaduhan yun! Magaguhan yun! Hindi totoo yan! Ha? Hindi ko siya sinipot sa debate, siya pa! Siya nga hindi sumipot doon sa ating ginalap doon, di ba? Opo, para pumalaman. Kasi yung mga taga-Cebu yan, hintay natin siya doon sa ano ba lugar yun, Cebu Coliseum? Opo. O di nga, siya nga hindi dumating, tapos babalik na rin niya pa, sinungaling siya. Eh kung gusto mo, papuntahin mo siya dyan sa FBN, yun. Kita mo, kahit ayaw kong pumunta dyan, ayaw kong papuntahin dyan officers natin, pupunta ko dyan, pagpupunta. Ganyan lang. Ako ganyan lang. Huwag niyo sasabihin authority kayo ng Biblia. Hindi niyo naman alam ang nakasulat sa Biblia. Napaka-impertinente naman. Sabi ng Biblia, huwag kang magpapabayad. Nagpapabayad kayo. Tapos kayo ba authority? Correct. Malaki naman kawalang yan. Yung ginagawa na yung mga ganyan. Okay. Time out. First time ko naka-encounter naman sa lahat po ng mga debate reactions so far na nagawa natin. Ito, nagtanong, overtime sila. So willing bumalik yung nag-questions. Interesado ako kasi sinabi nga kanina nung tinanong ni Entila kung anong topic yung kanilang pag-uusapan. Sabi ni Brother Ely, kahit ano. So that really shows you the confidence of Brother Ely sa kung yung pinaniniwalaan niya. Imagine mo sasagutin mo ng kahit anong topic, di ba? So it shows to you really yung tiwala ni Brother Ely sa kanyang abilidad at sa kanyang karunungan. So debate nito so far, at least reveal, no, na ang pinaniniwalaan nga ni Entila. So yung ancient church order nga, dahil na-mention niya kasi yung apostolic tradition. So para sa akin, interesting yan dahil yun pala ang kanyang paniniwala ni Entila patungkol sa authority ng Catholic Church. At yung Catholic Church daw yung nag-compile ng 27 books sa New Testament. So excited ako, ano kaya magiging topic nila sa the next day? Sabi ng Biblia, walang bayad, di tapos nagpapabayad ka, tapos ikaw pa-authority. Patarantaduhan. Mahala. Sige, pagkakalan niyo po yan. Bukas, walobin na Diyos, mga kumabayan, na dobro. Tama tayo ng debate.
Itinan na lang natin kung sino talaga ang mayabang. Di ba? Yeah, Attorney Rosario. Mag-iayabang ako. Never na mag-iayabang ako. Pag sinabi ko may prueba ako, sila ba authority, sila rin nag-compile. Bakit binawasan nila? Asan yung First Corinthians? Asan yung First Ephesians? Okay, tamo. Meron pa ako ililitaw bukas. Inalis din nila. At pabayaran yan, huwag kayong magpapabaya na hindi niya masubaybayan ito. Di ba, Attorney? Di ba, paalam? At sa mga discussion aficionados, oras con todos para las manos. Yan po ay ating mga ipagpapatuloy itong ating palatutunan ang dating daan. At gaya po ng inaasahan kagabi, nagkaroon po ng nabiti na pag-uusap sa pagitan ni Brother Eli Soriano at ng isang representative ng Katoliko, si Ginoong Ray Entila, isang profesor ng De La Salle, Bacolod City, na kung saan ay nagsadya siya rito upang pag nag-propose siya ng isang pag-uusap. Pero sa pag-uusap po namin kanina, mayroong parang pagbabago lamang po. At Brother Eli, nandito po yung kanyang proposisyon na ibig daw niyang patunayan. At nga pala, advisory po natin galing kay Bradman, yung pong legal at spiritual ay nagbibigay ng daan si Attorney Rosal na bukas na lamang daw po upang mas medyo mahaba-haba ang maging pag-uusap ni Brother Eli at ng ating panauhin sa gabing ito. Salamat kay Attorney Pacific Rosal sa pagpapagamit niya ng kanyang oras ng kanyang segment na legal at spiritual. Kaya yung pong sumusubaybay pa rin, Attorney Pacific Rosal, bukas nila po mapapanood ang kanyang legal at spiritual. Samantala, dakuha na po agad natin ang proposisyon na inilalahad ng ating bisita rito. Siguro mas maganda kung ipakita po natin ito sa screen. Meron na ba tayong nasa naura na ito? Nakalagay po dito, Brother Eli, at ganyan din naman sa ating mga kababayan. Resolve that the sources of authority for salvation are the Bible, apostolic tradition, and the Catholic Roman Church according to the Bible. Ray V. Entila, Roman Catholic Affirmative. Inuulit po natin, resolve that the sources of authority for salvation are the Bible, apostolic tradition, and the Catholic Roman Church according to the Bible. Okay, bago po mag-umpisa dito si Mr. Entila, no, nagustuhan ko lang kung paano na-phrase yung topic. Tandaan po ninyo, kung napansin niyo yung first word po ng kanilang paksa, resolve. Bakit nga ba resolve? Kasi kinakailangan isolve natin yung issue, hanapan natin ng solusyon. At yun po talaga ang tinutumbok ng lahat ng debate technically. At hindi po ito tatagisan lamang ng talino o ng galing o ng dunong. Ito po ay tagisan din ng pagkahanap ng best solution gamit ang lohika ng isang konsepto. Common word po yan sa mga debate circles, yung sinasabi natin na resolve. Or sa amin naman po sa training namin, ang mas common is this house believes that, or sinasabi na natin yung topic na motion. Bakit? Dahil ang origin po ng mga debating ito ay parliamentary debate, na kung saan kinakailangan structured at orderly. Ito po yung mga uri ng debate na ginagawa nila sa House of Commons sa London at House of Lords. So yung nagkaroon sila ng sistema ng pagre-resolve ng mga issues ng kanilang sosyedad, ng kanilang lipunan, gamit ang mas structured na debate. So kaya po yan may mga word na resolve, this house believes that, or tinatawag natin yan na motion. Ray Entila, affirmative. At therefore, si Brother Eli po ay lalabas na sa negative side. Sa ilang minuto yan? Yun nga po ang itatanong po sana namin sa inyo. Dahil sana, dapat pinag-usapan mo. Opo, sana ang proposition na... Time wasting kung ano pa natin pag-uusapan mo. Opo, sabi po niya, mga 5, sabi ko, baka kakapusin po tayo, mag-10 minutes po tayo. Kaya lang, ang hindi po namin na pagkasunduan ay ayaw po niya ng cross-examination. Ang dapat na cross-examination. Yun nga po, sabi niya, yun daw. Hindi po kasi pwede ka ako na malaman natin ang kredibilidad ng sinasabi ng isang tao kung hindi tayo kukros. Yun to. At siguro po, nandiyan si Brother Ray. Brother Ray, nandiyan po si Brother Eli. Good evening, Brother Eli. Tulad ng napag-usapan natin kagabi, sabi ko, I come here for a friendly dialogue, hindi yung debate. No? Kasi last time nagkita ko... Last time I have seen your email, you even called it a debate, according to one of your emails. Binawa ko yun, Brother Eli. Kaya pagdating ko dito, I'm very sorry, I do not know na ganun pala ikaw kadaling magbago. I-email mo ko, tapos babaguhin mo. Baka ngayon, ganun din ang gawin mo sa akin. Ah, hindi. Ito dialogue lang, Brother Eli. Sige.
Ganun talaga minsan. So, kung ayaw ng tao na mapahiya, kasi, yun nga, may tendency din kasi talaga si Brother Eli na magpahiya, which is ako personal, hindi ko type yung ganung style. Minsan kasi pinipersonal ni Brother Eli o dinidemoralize niya, which is a strategy, and I get that. That's a religious debate. Pero technically po, sa formal debate, hindi po kasi allowed talaga technically. It is not our training to do that. Pero, ang nangyari dito, so, imbes na merong cross dahil ayaw ni Entila na magkaroon ng cross-examination, ang gusto niya lang siguro malamang pagtindig. Tapos, next na pagtindig. First speeches, second speeches. So, mangyari dito palagi ko, yung rebuttals na gagawin ni Brother Eli, as always, kung magiging negative side siya, yung unang speech ni Brother Eli, doon yung kanyang rebuttals, doon yung kanyang mga pagtutol. So, ganun ang mangyari dito. At, kung may pagtutol man si Entila, sa sinabi ni Brother Eli, gagawin niya yun sa first part ng kanyang second speech. So, ganun na lang yun. So, meron pa rin pong tinatawag na clash, no? Magbabanggaan pa rin po yung kanilang mga argumento, pero yun nga, wala nang cross-exam. Sayang, mas maganda sana kung meron. And this reminds me of our previous debate reaction po, yung SDA, dalawang SDA ministers versus Brother Eli. So, ganun to din na nangyari. Walang cross-examination. Ilagay niyo sa screen, parang yung kanina, Brother Jocel, ano? Ilagay niyo sa screen, on the bottom of the screen, yung para doon sa kanina yung sa biblically speaking, na ilagay niyo yung kanyang tema, yung theme. Opo. Ito. Ibigay natin po. Ang ibig mo sabihin, wala tayong cross-examination. Wala po, bali. Dahil sabi niya, mag-walk out na siya. Sabi ko naman, wala po tayong magagawa. In fact, Para lang siya mag-walk out, I agree na wala lang cross-examination. 10 minutes sa kanya, 10 minutes sa akin, 10 minutes sa kanya, 10 minutes ulit sa akin. Ayan, at siguro po, Brother Eli, total, yung natin talaga naman. Umpisa na natin. Umpisa na po natin. Yung hindi affirmative, mag-umpisa na siya. Sige. Okay. Sige po, at ngayon po ay oras. Sige, pahingi tayo ng oras. Ngayon po ay... ano dyan, Radyo? 11.20. Ha? 11.20. Matatapos po si Ginoong Entila ng 11.50. Ay, 11.30. Sige po, pwede na po kayo mag-umpisa. Good evening, kapatid. Itong doktrina na pinahin mo din natin ay doktrina na itong Biblia ay this Bible cannot stand alone without the backing of apostolic tradition and the church or the church's magisterium. During the 16th century, Martin Luther proposed that there should only be the Bible, no, as the source of authority. Nireject niya yung authority ng Iglesia Katolika at nireject na yung authority ng apostolic tradition. Pero nung kaya din nag-usap kami ni Gabriele, pinisirin ko sa kanya yung authority nitong sulat ni St. Paul sa 2 Thessalonians 2:15. Nang sinasabi dito, "Therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught either by an oral statement or by a letter of ours." So St. Paul is concluding his chapter here, or ang kanyang sulat dito, pinabili na niya yung mga taga-Tesalonica na they should stand firm, no? They should hold fast to the traditions. Itong tradition, nilinaw niya that this is an oral tradition and this is a written tradition. Mm-hmm. Itong Biblia ay written tradition. Yung oral tradition ay pinatawag na apostolic tradition. That's why the Catholic Church always believes and always proclaims that the Bible alone could not stand. Mm-hmm. What happened to the Protestant churches was that because they believe in the Bible alone as their sole doctrine, they interpreted the Bible individually. So the result was that they have more than 28,000 churches and denominations, which is contrary to the teaching of Jesus Christ, because Jesus Christ has established only one church. Mm-hmm. So first, Timothy chapter 3 verse 15, sinasabi ni St. Paul sa kay Timothy, "But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God." So singular lang ito. "Which is the church of the living God," mm-hmm, "the pillar and the foundation of truth." Mm-hmm. So, hindi ang Bible ang pillar and foundation of truth, kundi ang Iglesia. That's why the church, the Catholic Church, compiles the Bible, and the church exercises a living magisterium or teaching authority
in relation to the apostolic tradition. Ito ang proof, brothers and sisters, na ang apostolic tradition ay importante. Paano nagkaroon ng 27 books in the New Testament? Ano ang basehan dito? Kasi wala kang mababasa dito sa Biblia na there are 27 and only 27 books in the New Testament. Okay. Yan ang binasehan sa apostolic tradition. Hindi tradition ng mga tao na tumukunta sa katangiran ng Diyos na sinasabi sa Matthew chapter 15 verse 3, sa Colossians 2 verse 8, at saka Mark 7-9. This is apostolic tradition. And the church proclaimed that there are 27 and only 27 books in the New Testament. So why do Protestants follow this? They follow this because they have no way of knowing which is the which are the inspired books, but only the Catholic Church proclaimed this. Even si Martin Luther, na ama ng mga Protestante, ano yung sabi? Na without the Catholics, we have no Bible. So, ang punto ko dito, brothers and sisters, ay nabasa natin sa Biblia na ang sources of authority, 2 Thessalonians 2:15, oral tradition and written tradition, which is the Bible, and thirdly, the church, which is the pillar and the ground of truth. So, ang sinasabi dito ni Mr. Antila na ang magiging source ng authority daw ay dalawa, ang oral tradition at ang written tradition. Saan o paano natin malalaman na ang sinasabing oral tradition ay yung apostolic tradition? Ang gusto kong malaman dito, kapag sinasabing oral tradition, automatically, does it immediately mean na apostolic tradition yung tinutukoy dito? Dahil ang apostolic tradition ay ang mga pagbibigay ng mga other instructions, di ba? Other na standards na gagawin, lalong-lalo na within the Catholic Church. So, yun ang mga nagigets ko so far kay Mr. Antila na dapat respetuhin ang dalawang uri ng tradisyon ng Catholic Church, hindi lamang puro Biblia. Kasi ang sinasabi niya nga na ito lang yung panindigan ng mga Protestante ni Martin Luther dati, ng Biblia lamang ang kanilang panghahawakan, hindi na susundin yung oral traditions. And here comes Mr. Antila saying na hindi, dapat respetuhin nyo rin ang apostolic tradition dahil kami, dahil ang mga Katoliko ang gumawa niyan, ang nag-compile ng Biblia. Example in Acts chapter 15. You cannot find in the Bible stating that circumcision is not anymore part of salvation. But it was Peter in chapter 15, verse 7, who solved the problem by saying, verse 7, after much debate had taken place, Peter got up and said to them, "My brothers, you are well aware that from early days God made a choice among you that through my mouth the Gentiles would hear the word of the gospel and believe." Kaya, in verse 12, sinasabi dito, the whole assembly fell silent pagkatapos niyan. So, we decided that there shall be no more salvific effect of circumcision. It was the teaching authority of the church exercised by Saint Peter. So, apostolic tradition, the written scriptures, and then the church. Dito naman sa Matthew chapter 18, verse 15 to 17, sabi dito, if your brother commits a sin, tell him, if he does not listen to you, bring two or three witnesses. If he does not listen to the two or three witnesses, tell it to the church. If he does not listen to the church, then treat him as a pagan or a tax collector. What is the meaning of this? That the church is the final authority when it comes to interpretation. Hindi individual ng tao, kundi church. Ano ang church ito? This is Catholic the church. Catholic Church. Tinatawag sa pangalan na Iglesia ni Cristo, Romans chapter 16, verse 16. Pero, yung iglesia na yan ay sa Roma. Anong iglesia na yan sa Roma? That is the Catholic Church. So, Saint John, ng writer ng Revelation, was buried in Ephesus. What is that place wherein St. John is buried now? That is the place of the Catholic Church. Si Peter, St. Peter, who is the writer of the two letters here in the New Testament, was buried in Rome. That's why, where is that place now? Church. That is the Basilica of St. Peter in Rome. Therefore, the apostles were Catholic. So sabihin mo, you cannot read
from the Bible the word Catholic. But let me read to you a Greek translation of the Bible. No? Kasi ang Bible kasi original language niya hindi Filipino, hindi Tagalog, hindi naman Espanyol. Ang original version niya ay Greek. Psalm Luke chapter 4 verse 14. Tay who is written ho Jesus en te dunane ho pneumatos es ten Galilean tay teme is lethe tas holos to narinig niyo mga kapatid tas holos tes Kire Doro Ere Auto. Ang translation niya ay ganito. And returned, and Jesus returned in the power of the Spirit into the Galilee and reported and went out to the whole surrounding region about him. So the word Catholos or in other words Catholicos can be inferred from that statement. Sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, sinasabi ni Jesus Christ, make disciples of all nations, baptizing the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teach them to observe everything that I have commanded you, and lo, I will be with you until the end of the world. So, everything, all these things, it refer to the universality of the church. Last 1 minute. Ito ang katunayan sa history, no? Ang Anglican Church was founded in 1534, Assemblies of God founded in 1914, Iglesia ni Cristo 1914, Baptist Church founded by John Smith in 1609, even the Church of God by Brother Nicolas Perez was founded in 1925, ay itong ang dating daan was founded in 1975. No? So may kaduluhan ka dyan si Libita Gugulan at si kapatid ng Eli Soriano. But the fact is, historically speaking, nalaman natin na this ang dating daan ay nagsimula after 1975. No? Nagsimula sa kay sa founder ng Church of God na si Nicolas Perez. In other words, let me conclude this. Okay. Maganda naman ang presentasyon ni Mr. Antila para sa akin. It is structured, madali ko namang masundan. Pero may tip lang po ako, no? Before kayo magbigay ng speech, sa ganitong, kunwari, sa ganitong setting, especially, ang ma-recommend ako is bigyan nyo ng signpost. Sasabi kayo ng mga salitang una, pangalawa, pangatlo. Yung mga signpost, importante yon sa pagsasubstantiate ng isang mas malaking argumento. If I were him, sasabihin ko muna ano yung mga main points na sasabihin ko sa aking buong pagtindi. Kasi nagets ko pala dito na hindi lamang siya yung discussion niya, hindi lang kasi umiikot sa oral tradition at saka sa written tradition eh. Actually, in-establish niya rin na ang talagang totoo may authority, ang simbahan ng Katoliko. So, parang may mga branches yung kanyang mga arguments. And syempre, the problem sometimes with a very limited airtime katulad nito is you may spread yourself too thin. So may mga risk po kasi pag ganun. At sometimes, medyo hindi na yung ibang points, pabasyadong malawak yung saklaw ng iyong pag-aargumento, there's a chance na hindi nga ma-substantiate yung ibang parts ng mga gusto mong sabihin sa debate. So in-expect ko na maraming tira si Brother Ellen dito. Naubos na po ang 30 minutes na unang tindig ni Brother Ray. 10 minutes na unang tindig ni Brother Ray. At ngayon po naman ay siyempre, si Brother Ellen naman sa kanyang first stand sa negative side. Ang paksa po natin, o nawala. Ang paksa natin, pinag-uusapan po ang pinagagalingan daw po ng mga otoridad ng kaligtasan ay ang Biblia, ang mga apostolic tradition, at ang Katoliko o Iglesia Katolika ayon sa Biblia. Yan po ang paksa na inilahad ni Ginoong Reyn tila isang defensor Katoliko. Napakakataon pong ito si Brother Eli po. Alam niyo mga kababayan, I'm sorry na ang isang profesor sa isang ginagalang na pamantasan ay marinig ko nagsasalita ng hindi niya naiintindihan. No? Unang-una, sinabi niya na ang kanyang tema, resolve that the authority for salvation is, ba't ba inaalis yung ating ano dyan? For salvation are the Bible, Apostolic Tradition, and the Catholic Church according to the Bible. So, tatlo, no? Tatlo. Let us see if this
if this proposition is true according to the Bible. Unang-una yung sinabi niya na the Bible cannot stand alone without the backing of traditions. Let us hear from the Bible in as much as our theme is according to the Bible. And according to the Bible, in Isaiah 34, verse 16, it says, "Seek ye out of the book of the Lord, and read. No one of these shall fail, none shall want her mate." See? How could a person like this professor that we are speaking to can say that the Bible cannot stand alone without the backing of traditions, when the book of the Lord says that no one of these shall fail, none shall want her mate. For my mouth it hath commanded, and his spirit it hath guarded them. That is the assurance that God is giving us. Ang Biblia raw hindi makakatayong mag-isa. Maliban na lang na i-back up ng apostolic tradition at saka ng Catholic Church. Yan po ay malaking kasinungalingan. Okay, lagi po natin sinasabi sa pagdedebate at na-mention ko na din po ito sa mga past debate reactions natin. Tandaan po natin na kinakailangan natin malaman ano yung implikasyon ng argumento, anong implikasyon ng gustong sabihin ng magkabilang panig. Kasi kapag sinasabi po dito, actually included naman ng Bible, pero sinasabi ni Entila dito, kinakailangan isali ang apostolic tradition plus Catholic Church. So, hindi lamang isa ang authority daw for salvation, kundi meron pang na additional na mga bagay na dapat i-consider. So, ang question niya, ang implication dyan is, hindi nga, the Bible cannot stand, tama. So, he should answer, bakit pinakailangan pa nating lagyan ng dalawa pa? Bakit kinakailangan nating sundin ang apostolic tradition at ang Catholic Church mismo? Bakit hindi sapat ang Biblia? So, magiging ganyan din ang discussion. I'm very sure dapat yan ang dapat nasagutin ni Mr. Entila. At ang sasabihin naman ni Brother Eli is the opposite, na hindi na natin kailangan ng apostolic tradition, hindi na kinakailangan ng Catholic Church, hindi na kailangan yung dalawa, Bible lang, sapat na. Yun ang sasabihin ni Brother Eli dito. Ang Biblia po'y kumpleto kung ang pag-uusapan ay yung pag-usap sa kaligtasan. Ang katunayan, hindi po sinabi ni Pablo rito na ang pag-asa natin ay nasa Catholic Church or nasa ano pa mang ibang tradisyon. Kundi ang sabi ni St. Paul dito sa 15:4 of the Book of Romans, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una, nasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. The comfort of the scriptures, we might have hope according to the Bible. Therefore, our hope for salvation lies solely in the scriptures. Walang sinasabi si Pablo na the Bible cannot stand alone. Yung ginagamit niyang verse sa 2:15 of the book of 2 Thessalonians ay hindi niya naiintindihan. Pakinggan niyo, babasahin natin ang 2 Thessalonians 2:15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or oral speaking, or our epistle. Meaning, yung sinasabi niyang written tradition and oral tradition, hindi po ano yan eh. Hindi po ang ibig sabihin yan eh, mayroong nakaligta ang isulat sa Biblia. Sinabi ni St. Paul nung hindi pa naisusulat lahat ng mga sulat sa Biblia. Kaya meron pa noong by word or our epistle. Because they are preaching the word orally during the time of the apostles. But there was an appointed time that these preachings or these traditions must be written. That's why, according to John himself, in 1 John chapter 1, isinulat nila ang mga aral na ito na walang kulang at walang labis. Sinasabi po yan dito sa 1 John chapter 1 verses 3 and 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Therefore, ang kalubusan ng kagalakan o kaligtasan ay nasa sulat na. Isinulat na nga nila. Ang katunayan, sabi po ni San Lucas, pakinggan nyo ho, sa Lucas 1:1, ganito ang ating mababasa. Dito ba, meron pang hindi nakasulat? 1:1,
yamang marami ang nagpipilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Ayon, alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakita at mga ministro ng salita, ay minagaling ko namang pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. Ayan. It seemed good to me also having had perfect understanding of all things from the very first to write unto thee in order, most excellent Theophilus. Meaning, it was Luke who was instrumental in writing every detail of the history of Christianity during the time of Christ and the tenets and the doctrines that goes with it. Ngayon, yung sinasabi ni Mr. Intila, nung ating kapatid yan, ano? Hey. Ang church daw, o ang apostol daw ang nagba-back up ng Bible. Kasi daw, nung magkaroon ng pagtatalo ang mga brothers and sisters sa Jerusalem, eh si Peter daw ang nagdesisyon kaya na wala yung pagtatalo. Sinabi, yun ang hirap dito sa walang cross-examination eh. You cannot just cross-examine him and see how credible is the things that he have said. E tingnan niya, sabi niya si Peter daw ito. Hindi po ang nag-resolve dito si Peter. It was St. James that resolved this controversy between the brethren in Jerusalem. Dun sa chapter 15 of the book of Acts. Ang sabi po dito sa ganito, ito po ang sabi. Dahil dito, ito po, ang sabi ng Biblia, at nang matapos na silang magsitahimik ay sumagot si Santiago, sa 15:13 po yan. Sumagot si Santiago na sinasabi, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sa verse 19, dahil dito ang hatol ko, huwag nating gambalain niya o sa mga hintil ay nagbabalik loob sa Diyos. Kundi sumula tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa ikahahawa sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa binigti at sa dugo. So therefore, the one who solved the controversy that the first century Christians are trying to resolve is not Peter, but it was James. Mm-hmm. Eh sabi kanina nitong ating kausap, si San Pedro na lang nag-resolve nito. Kaya parang na lang patunayan na hindi raw kumpleto ang Biblia. Ang kailangan daw ay ang tradisyon, ano? Eh pero hindi niya alam yung the resolving factor. Eh isinulat din yan bandang uli. Dito rin sa Book of Acts, sa chapter 21, sinabi yan ni St. Luke, sabi. Okay, ito yung maganda lagi sa approach ni Brother Ellie. Kasi kung nakapag-research si Mr. Entila, pinapakita ni Brother Ellie na I've also done my research. And ang aking pag-understand is kaya kong itahi-tahi yan sa iba't ibang sitas pa na makikita sa Biblia. Kumbaga, sa kanya, mas nagiging comprehensive yung kanyang pag-atake sa argumento. So napakahusay na technique na ginagawa ni Brother Ellie as always. Ano? Ngunit tungkol sa mga hintil, si St. Luke po ang nagsulat nito eh, na sinasabi naman ito ni Santiago Apostol sa 21:25. Ngunit tungkol sa mga hintil, nagsisampalatay, sinulatan namin na pinapayuhang sila magsiilag sa mga inihain sa Diyos-Diyosan, sa dugo, sa binikit, sa pakikapit. Hindi na kailangan yung magtutulita or circumcision. Ang nag-decide nito, finally, is the Apostle James. Hindi po si Apostle Peter. Tingnan mo, paano ka ngayon magtuturo ng theology niyan? Hindi mo alam yung Biblia mo. And how can you claim authority over the Bible na mismo yung binabasa mo nga, hindi mo naiintindihan, kapatid ko, kawa-awa naman ang maniniwala sa'yo. You have to read your Bible. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, yung sabi niya, you cannot find that circumcision is not a requirement of salvation, sabi niya. It was Peter who decided that circumcision has no salvific effect. Ito ang sinabi niya. Eh, mali po yun. It was not Peter. It was the Apostle James. Ngayon, ang final James authority raw sa interpretation was Catholic Church. Was the apostles. And that is Peter, according to him. Okay. And in fact, Peter was buried in Rome. Mm. Where in the world or what document can you see or in the Bible itself that Peter was buried in Rome? He was an apostle to the Israelites. Why should he be buried in Rome when Rome is not his place of destination? Mm. Yan ang mahirap sa walang cross-examination, kapatid na Joseph. Kaya, may lang pang minuto ako. Last 1 minute po, Brother Eli. Ngayon, paano raw,
paano raw nagkaroon ng 27 books ang New Testament? Sabi niya, ito raw is because of the Catholic Church. Mm. Eh sabi ko nga sa kanya kagabi, hindi naman 27 books ang New Testament than, eh. More than that. I know of other three. Mm. Pinasa ko na sa kanya ang batayan kagabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9. Before this letter to the 1 Corinthians, according to the Catholic Church, this is the 1 Corinthians. They are wrong. Because there was a previous epistle that was written to the Corinthians before he wrote this present epistle. If you are going to read 1 Corinthians chapter 5 verse 9, say English, ay ganito nakasulat. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. There was a written epistle before this another epistle was written by Paul. Therefore, if you are the authority in compiling the Bible, where did you put 1 Corinthians? Really, this is 2 Corinthians. And the 1 Corinthians was the one written by Paul previous to this 1 Corinthians, as the Catholics claim. If you are claiming authority over the compilation of the Bible, where did you place that first book of Paul? Am I true? Kinakalabit na ako. Sige, mamaya na lang uli. Brother Barry? Ako. Ayan at yun po ang kabuuan ng 10 minutong unang tinduig ni Brother Eli sa propusyong nakalatang sa ating pakikinig at panonood sa gabing ito. Patutunayan ni Ginoong Ray Entila na ang Iglesia Katolika, ang Biblia at mga Katolikong tradisyon ang otoridad ng kaligtasan ayon sa Biblia para sa mga nakikinig naman po sa atin sa mga remote areas. At ngayon po, sa ikalawang pantayo, ibinabalik po naman namin sa inyo si Brother Ray Entila, isang Katoliko na defensor. Brother Ray? Thank you sa peaceful nating dialogue, Brother Eli. I have seen the debate before with Mr. Castillo, so sigawan yun, so I don't like it. So, peaceful nga. Concerning the verses that you pointed out, gusto ko rin ibigay yung aking pangangulugan at saka interpretation ng church na aking pinanindigan. Sa Isaiah 34:16, sinasabi dito, "Look in the book of the Lord and read. No one of these shall be lacking, for the mouth of the Lord has ordered it, and His Spirit shall gather them there." You are saying that this book is complete, so there was no need for tradition and also magisterium. Look, ito ang sinasabi dito sa Isaiah book. Ano itong book na ito? This is the Old Testament. Kung sasabihin mo walang tradisyon yan, kung tatanungin ka, wala naman tayong cross-examination dito, so mas maigi, paano naisulat ni Moses yung mga aklat kung walang tradisyon yun? Si Abraham, ipinanganak niya si, si Isaac, pinanganak niya si Jacob, pero hindi sila naisulat. Paano nalaman ni Moses yung life nila? That is true tradition. Even the Jews depend also on the oral tradition, tinatawag nila na halakha, haggadah, sa Talmud. So naniniwala sila sa ng oral tradition, the Jews themselves, who own the Old Testament. So, hindi naman sabi na the Old Testament people depended on the Bible alone or the Old Testament alone. Secondly, hindi naman sabi na walang magisterium doon, walang teaching authority, tapos Bible lang ang binasihan doon. Moses was the authority there. He was acting just like the first pope. He was the one who promulgated the law to the command of God. So, tatlong bagay doon. The book, si Moses as the teaching authority, tapos yung tradition na nalaman ni Moses. You've been talking about oral tradition. Ang question kasi dyan is, indeed, lahat ng mga kultura ay mayroong oral traditions. Ang question kasi dito is, will these oral traditions apply? And secondly, how can you say that automatically this should be the apostolic quote-unquote tradition? Hindi ko gaano pang maintindihan kung paano niya malilink yun. Well, may mga assumptions dito eh, na the first pope daw was Moses. I'm too sure about these arguments. Next thing is, sino yung
yung konsepto ng teaching authority. Ano yon? Exclusive ba yon na kapag sinabing kayo ang merong teaching authority, hindi na pwede outside Catholic Church ang pwedeng magturo ng Biblia? Maalala ko tuloy yung ating napanood na debate ni Froilan Garza. Similar nga eh, kasi nga, di ba, mga Catholic defenders to eh. So yun yung question ko. Ano yun, self-appointment ba? Yun kasi sinasabi dito, may teaching authority. Dahil sila yung nag-start, sila may teaching authority, parang, ay, dahil ako ang nag-collect ng mga libro, ako na rin na magtuturo. Ako lang ang pwede. Ganun ba yun? Marami akong assumptions na nakikita dito so far kay Mr. Antila na, which I think needs further evidence or substantiation. Tapos saan nakuha nito mga writer ng Bible, yung halimbawa, itong First Kings, Second Kings, history yan. Paano nila nakuha yan? Through tradition also. Mm-hmm. O yung mga tao sa Israel, hindi sila nagbabasa na una, maraming hindi nagbabasa. So, they knew the Word of God through the teaching of the rabbis. So, tatlong bagay ang nilagay natin dyan. Tradition, then the book, then the teaching authority. Now, sa Romans 15:4 na sinabi ni Brother Eli, sinabi dito, "For whatever was written previously was written for our instruction, that by endurance and by the encouragement of the scriptures, we might have hope." Sinasabi ni Brother Eli na sufficient na yung Bible. If that is your argument, then the Old Testament is sufficient. Tingnan mo yung grammar dito. Whatever was written previously. Past tense yun eh. Kung sabihin mo, whatever was written previously, sufficient na yun. Sufficient na yung Old Testament. Because St. Paul was not referring to the New Testament Bible. The same way that 2 Timothy 3:16 that says, "All scripture is inspired by God and is profitable for teaching, reproof, and for correction." That verse there does not refer to the sufficiency of the scripture, but it refers to the inspiration of the scripture. So, hindi pwede Bible alone. Because if you read 2 Timothy 3:15, sinasabi ni St. Paul sa Timothy, the scripture which you have learned from your childhood. Ano yung scripture na yun? It's not the New Testament. It is the Old Testament. So, kinaklaro natin mga kapatid, mga kaibigan, na itong Bible alone cannot stand. There is no verse in the Bible that says Bible alone. Kaya si Martin Luther, na nag-umbisa niya, sabi niya, sola scriptura, Bible alone, wala na yung church, wala na yung apostolic tradition. Malaysia, kaya kinondem siya ng Council of Trent eh. Walang basihan dyan. There is no verse in the Bible that says Bible alone. Sasabihin mo, magtatanong ka kay Eliseriano, Biblia ang sasagot. Yung principle na yan, nagsasabi niya ng principle na Bible alone, and that began with the 16th century with Martin Luther. I am sad to say that that is not a divine command, that is not an apostolic tradition, that is a human tradition that falls on the verses Matthew chapter 15 verse 3 and Mark chapter 7 verse 9. Yung sinasabi naman ni Brother Elisa, 2 Thessalonians 2:15, na tradition daw nung una, nung hindi pa isinulat, nung isinulat na, nag-stop na yung tradition. There is no proof na galing sa Bible na yung tradition mag-stop. Wala talaga. Kasi yung handing on of the faith is tradition. Paano ipinasa ni St. Paul sa kay Timothy ang tradition? 2 Timothy 2, chapter 2, verse 2. Sinasabi niya, "And what you have heard from me," yung narinig mo sa akin, that is a passing on of tradition. "Through many witnesses, in trust of faithful people," hindi sinabi doon, isulat mo, tapos ibigay mo sa kanila. Mag-produce ka ng Gideon's Bible, tapos kami ibigay mo. Wala yan sa isip ni St. Paul. Why? Because the first century Christians were not like us. They have no books like this. It was amply a preaching church. Kaya sinasabi, yung Word of God, hindi lang nakabase sa written gospel or written Bible, written scripture. Yung Word of God ay pinipreach yun sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Sinasabi ni Jesus Christ, "Go and make disciples of all nations." Hindi sinasabi, isusulat nyo tapos ibigay nyo sa kanila. Mark 16:16 also, 15 to 16, "Preach the gospel to the creatures." That's why
sinasabi natin, itong diakon preaching na ito, this is the handing on of the apostolic tradition. Ang conclusion natin ay wala sa Biblia ang scripture, ang Bible alone. What is found in the Bible is the Bible, the apostolic tradition, and the church or the magisterium, the authority that proclaims that this is the word of God. Okay, time is up. Sabihin na natin, granting without conceding, na ang Catholic Church nga, let's pretend, let's believe, no? Let's pretend, Catholic Church nga ang nag-compile ng 27 books. Does it immediately make them, quote-unquote, the authority? Dahil, hindi ba pwede na kayo lang yung nag-compile, kayo lang yung nag-ipon dahil with your resources, and that's about the time that your church was already strong. Kung ikaw ba ang nakakita at naka-ipon, ikaw na ba agad yung merong authority nun? O, ang mas may authority o dapat sundin, ay hindi yung nag-collecta, kundi ano yung ibig sabihin ng na-collecta? Yan po ang kabuhan, ang final stand ni Ginoong Ray Entila. Tila, nagkamali siya ng dahil may inire-raise siya mga tanong, ayaw po niya po ng cross-examination. Kaya ina-explica po natin, ayaw niya, ngayon nagtatanong siya. Isa pa, parang rhetorical ito lang po natin sanang maipaalam sa ating mga kababayan, baka kasi gayahin kapatid na Jocel. Ay dapat sana, ay kahit paano, may share sa bayan si Ginoong Entila. Pero galing sa Bacolod City siya, wala daw siya dalang pabayad, kaya pinayagan na rin ni Brother Henry. Pero hindi naman po pwedeng maging ganito, baka kahit sino na lang pupunta rito, wagahan mo ng debate, libre. Para lang po consideration yung binigay natin kay Brother Ray, galing sa kasi ng Bacolod City, kapatid na Joseph. Pero ang yaman ng Katoliko, hindi siya nakapagdala. Final stand, Brother Ray Lizuriano. Alam mo, may tanong siya kanina, paano na naisulat ni Meses yung Old Testament kung walang tradisyon? Ibig sabihin, si Meses nagsulat ng Old Testament, yung kanyang book sa Old Testament, na tinig-tinig sa tradisyon. Ah, nakakamali siya, kapatid na Dasani, Dani, no? Yan ang hindi, hindi anong Biblia. Dahil na nabigas yung kanilang eh, bilo mo, nagsasalita ka against the Bible. Bilo mo, sa kinuha ni Meses sa tradisyon. Papakisusulat ni Meses sa tradisyon. Sino ang magsasabi kay Meses na nangalangin ng Diyos ang lupa, wala siyang anyo at walang laman? Sinong tao magsasabi sa inyo sa tradisyon? Anong katangahan na sinasabi mo na yan? Na sa tradisyon ang galing yung sinulat ni Meses? Eh wala naman tao pa nun. Sino magtatradisyon kay Meses noon? Para sabihin niya, nung umpisa, walang liwanag, wala pang ano, ang kadiliman, babasahin nga natin yung uno-uno ng Genesis na sinulat ni Moses. Nang patimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang laman at walang anyo. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalalim at espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Beh, para sa kanya pala, kaya naalaman ni Moses yan sa tradisyon. Hmm. Paano naalaman ni Moses sa tradisyon? Wala pang tao nun. Ikaw ba yung wala sa sarili o naiibang ka ba kapatid na Entila? Ngayon, sasabihin ko sa'yo kung bakit naisulat ni Moses yan, ano? Ito, hindi sa tradisyon sinulat ni Moses yan. Pakilagay sa screen, ang bilang, kapitulo 12, ito ang sabi ng Diyos sa kay Miriam at kay Aaron. Ito, ang sabi niya ganito, sa 12 at 6, at kaniyang sinabi, dinggin niyo ngayon ang aking salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain, nakakausapin ko siya sa panaginip. Sa aking lingkod na si Moses ay hindi gayon. Siya ay tapat sa aking buong buhay. Sa kanya ay makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Kita mo na, didirektong mula sa Diyos yan, hindi tradisyon yan, dinikta ng Diyos kay Moses yan, kanyang sasabihin, naku na lang kapatid na yung tila, tila yata ikaw, wala sa sarili yan, sabi mo na, paano naging tradisyon? Kanino kukunin ni Moses yung account of creation kung yan ay tradisyon? Palagay ko, kapatid na yung tila, ikaw wala sa sarili yan sa sinasabi mo na yan. Ngayon, yung sinabi mo kanina, no? Sabi mo, sabi ni Martin Luther, without the Catholic Church, we have no Bible. Saang libro yun? Saan mo nabasa yun? Ah, ganun ba ka-faithful si Martin Luther sa Catholic Church? O siya nga ang unang-unang lumaban sa Catholic Church, kaya niyo siya itiniwalag. Dahil naniniwala siya sa Bible, hindi sa tradisyon. Ikaw ang mensabi, hindi siya naniniwala sa tradisyon at saka sa Catholic Church, kaya nga itiniwalag niyo siya. Ngayon, ano ang ibig kong ipunto rito? I'm very sorry that this discussion ay walang cross-examination. Kasi I have to ask to cross our friend here. Kaya lang, wala tayong panahon para siya i-cross sa kanyang mga pinagsasabi. Ang final authority raw sa interpretation ay si Peter.
Ang ginamit niyang batayan, yung 1515 ng Matthew. Okay, meron po tayong ginawa na reaction dati kay Froilan Garza versus Brother Eli, na kung saan meron na namang sinabi si Froilan Garza, which is a Catholic defender, na isang outrageous statement patungkol kay Martin Luther. Yun din, ganun din na almost same nito na mga, para mga quotable quotes na wala namang basihan. So I think in the study of Catholicism, I have a feeling na marami silang ganitong mga quote down ni Martin Luther na would seem to give credence to Roman Catholic Church, which upon research, wala eh. Hindi siya kumbaga questionable yung mga quotes na yun. Napansin ko lang kasi nangyari na rin to sa ating Froilan Garza debate dati. Pakilagay nga yung 1515 ng Matthew sa screen, mga kapatid. Ang sabi, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga sa 16. Sinabi niya, kayo baga na may wala pa rin pag-iisip. 17, hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. Ito yung sinasabi niya kaninang talata. No? Ngayon, kung sagkamali man siya, meron siya sinabi na, pagka nagkasala ang kapatid mo, isumbong mo siya sa, punta mo siya. Pag hindi siya nakumbinse, ay isumbong mo siya sa matatanda, sa iglesia. Tapos isumbong sa iglesia at ituring na siyang hintil pag hindi pa rin siya nakumbinse. Sabi niya, no? Ngayon, ano yung authority ba ng interpretation niya? Hindi naman interpretation ang sinasabi nun eh. Forgiveness of sin yung sinasabi mong talata. Ang theme doon, ang usapan doon, ang subject matter is the forgiving of sins. Hindi interpretation of the Bible ang sinasabi nun. How dare you interpret the Bible when you do not know the Bible itself? Biro mo, sabihin mo kanina, ang nag-decide doon sa controversy in Jerusalem, it was Peter, but James. It was not Peter, it was John, or it was James, I mean. Ngayon, yung sinasabi mo na even the Jews depends also in oral tradition. It was the Jews who were commanded by the Lord not to believe in traditions. Even the Gentiles are forewarned not to believe in the tradition of the Jews. Tingnan mo yan, hindi mo alam yung Bible mo, brother. Babasahin ko ito sa Tito, sa Titus chapter 1, verse 14. Pakilagay nyo sa screen na huwag makinig sa katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Hindi ba huwag makinig tradisyon ng mga Hudyo eh? Bakit? Ano ba ang sabi ni Kristo sa mga Hudyo? Doon sa Mark 7:7, ang sabi nito, sa English, pakilagay nyo, for in vain they worship me, teaching to for doctrines the commandments of men. Say, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of man, as the washing of the pots and cups and many other such like things ye do. That is the pronouncement of Christ. You must not believe in the traditions of men. You must not believe in the tradition of the Jews. How come you conclude that Moses, in writing the Bible, or the Old Testament, of the part of the Old Testament of the Bible, it depended on traditions? It is very much impossible, because it is commanded by the Lord that to trust the traditions of men and the traditions of the Jews. Now, yung sinasabi mo na, yung sa Roma 15:4, hindi pa naman daw nakasulat no ng Old Testament, ano? Ay ang New Testament. Basahin natin uli ang 15:4 of the Book of Romans. Ibig niya sabihin, yung sinabi dito ni Paul, ang Old Testament ang pagbabatay. Basahin natin, pakilagay sa screen. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una, na nga ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Tingnan mo, saan dinidisiplina ni St. Paul ang mga kapatid? Sa kasulatan, di ba? Kahit na yan, sabihin mo yan ng Old Testament, ibinabatay pa ni Paul ang paniniwala ng mga kapatid na Kristiyano sa kasulatan. Ngayon, natatapos ba yan dyan? Si Paul lang may sabi niyan. Si Paul din ang may sabi nitong 4:6 of 1 Corinthians. Ang sabi niya rito sa 4:6, ang mga bagay niyang ito, mga kapatid, inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili, kaya Paul, dahil sa inyo, upang sa amin, mga tuto kayo, huwag magsingit sa mga bagay na nangasusulat. Pwede, nagsulat talaga ang mga apostol, and you must learn from what the apostles have written. Learn in us not to think of men above that which is written.
that no one of you be pumped up for one against another. Matututo tayo, huwag hinigit dun sa mga nakasulat na sinabi ng mga apostol. Dahil alam nilang isusulat nila yan eh. O sasabihin mo ba dyan, hindi kasama ang New Testament? Kasama dyan. Yung sinasabi ni St. Paul kay Timothy na all scriptures inspired of God includes the Old and the New Testament because there are portions of the New Testament that were written already during the time of Timothy. At katunayan nga, yung sinabi mong talata sa 2:2 of 2 Timothy, yung mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Ang sabi mo, ito tradisyon na naman. Hindi tradisyon ito eh. Ito'y narinig niya kay Paul. Ha? Narinig niya aral ito ni Paul. Eh yung mga aral na sinasabi ni Paul, isinulat lahat ni Paul yun eh. Kaya yun ang magiging guide ni Timothy eh. Pakinggan mo kapatid, hindi mo alam kasi itong talata eh. 14:37 sa sulat ni Paul sa 1 Corinthians. 14:37 of 1 Corinthians in English. Pakilagay sa screen. If any man thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Sa Tagalog, ang sabi, kung iniisip nyo naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Eh, lahat ng utos ng Panginoon sinulat ni Pablo, kaya nga walang kulang ang Biblia eh. Kaya nga bawal dagdagan at bawal bawasan eh. In the book of Revelation, sinabi ni St. John, ang sabi niya, ito sa 22:18, aking sinasaksihan sa bawat tao nakikinig ng hula ng salita ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, daragdagan siya ng Diyos ng mga salat na nakasulat sa aklat na ito. Kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kain ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Therefore, it implies that the Bible is complete. You must not add to it nor deduct anything from it. Kasi it shows completeness of the scriptures as a basis for salvation. Kaya, you must learn not over that which was written according to the Bible. 4:6 of 1 Corinthians, mag-aral kayo sa amin, matuto kayo, huwag higit sa nakasulat. Kaya, I stand on that principle that the Bible is sufficient for salvation. Ngayon, you have an assignment, kapatid. Sabi mo kanina, first century Christians had no books like us. Patunayan mo yan sa susunod pag magkikita pa tayo uli. That the first century Christians have no books like us. Mali yan, ha? Sinabi mo na yan. Tapos yung sinabi mo, there is no verse that wherein you can read Bible alone na is sufficient. Yan, sabi mo yan, ha? Tapos sinabi mo, ang nag-resolve ng controversy sa Jerusalem ay si Peter, whereas in the Bible it is James. Yan. Yan eh, dapat i-ano mo yan kapatid, itutuwid mo yan dahil para wala ka nang maililigaw. Ngayon, yung ginamit mo kanina sa Greek, yung kata at saka holos, pinagsama mo. Magkaibang word yun eh, hindi naman magkasama yun sa pagkakasalin sa Greek. Yung kata holos na yun para palitawin mong katoliko. Layo naman nun, kapatid. Magsalita ka naman ng tapat sa bayan. Brother Eli, overtime! Once again, ringin po tayo ng poverty. Inamot po tayo ng oras, Brother Eli. Kayo na po ang magpaalam. Hello? Paalam. Hello? Opo, kayo na po ang magpaalam. Paalam, magpaalam na ako. Salamat. Sobra na ako ng 2 minuto. Kapatid na lang. Opo. Salamat po at bukas po. Subaybayan po natin ang pagpapatuloy ng usapan ni Brother Eli. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay, dyan na naman po nagtatapos ang isang napakaganda naman na episode kung saan atin naman po nabigyan ng reaction ng isang napakagandang debate sa pagitan po ni Brother Eli at Ray Antila. At para sa akin po, it's very interesting dahil walang cross, so katulad po ito ng dalawang SDA versus Brother Eli, pero kita pa rin natin ang husay ni Brother Eli kasi nga katulad ng sinabi ko, nilagay niyo yung kanyang mga rebuttals o mga pagtutol sa first parts ng kanyang pagtindig. Pero looking at my notes, may napansin ako na actually tatlong bagay. Una, na-appreciate ko kung gaano kabilis ang mga assistant ni Brother Eli sa pag-show up ng mga verses sa screen. Napansin niyo ba yon? I'm surprised dahil yun ay live. Ito ay live show. Pero nakita niyo, automatic. So, ibig sabihin niyan, yung mga assistant ni Brother Eli, almost alam kung saan sitas pupunta si Brother Eli. Very, very quick. Also,
Dalawang skill ni Brother Eli ang nangibabaw para sa akin. Una, alam ni Brother Eli kung sino ang nagsasalita. Sinabi niyang hindi si Pablo yun, kundi si James. Alam niya kung sino ang nagsasalita sa mga sitas. Which is, kadalasan sa mga nakakadebate ni Brother Eli, hindi nila alam ano yung background, ano yung backstory, kumbaga, ng particular na sitas. At alam ni Brother Eli, it shows you how deep yung research ni Brother Eli is. Ang pangalawang skill na napansin ko kay Brother Eli, I think nagigets ko na yung thought process ni Brother Eli kung paano siya makipagdebate. And nakita ko to dahil walang cross-examination. So sinasabi niya, kung napansin niyo sa last parts, sa last 2 minutes ng kanyang pagtindig, sinabi ni Brother Eli, "Oy, Entilam, ang assignment mo, ito sa next, kung magkikita tayo next week, ito yung dapat mong gawin." Kasi certain si Brother Eli sa mga mali na sinabi ng kanyang kalaban. At I think, yung frame of thought niya is, alam kong mali ka, tumatakbo na yung isip niya, papaano kanya i-cross-exam. Yun ang nakikita kong style ni Brother Eli. So, in short, kayang i-identify ni Brother Eli ano yung mga maling statement mo almost instantly. At kung meron itong cross-examination, I'm sure yung thought process niya is iisipin niya papaano niya ibibigay yung set of questions niya para maipit kanya sa cross-exam. Pero dahil nga walang cross-exam, sinabi niya lang kanina ano yung mga maling napansin niya sa mga statements ni Entila. So that's how I see it, mga ka-U3. Maraming salamat po sa panonood. Na-enjoy niyo ba yung debate na yon? Medyo mabigat yon kasi fact-heavy or tawag naman dito sa debate, matter-loaded. So matter-loaded debate yon. So ano po masasabi niyo? Sino panalo? Kanino kayo agree? So please comment down below about your comments. Ano masasabi niyo? Kung may mga tanong kayo, lahat po ng mga mensahe amin pong binabasa, kaya salamat po sa panonood. And if you like these kinds of contents, please feel free to subscribe. Please click this video here and here. Marami kayong mapapanood dyan. Meron na tayong I think 15 videos patungkol sa mga reaction videos natin. Maraming salamat po. Peace. Bye-bye.